Binabati ko ang Iglesia ni Kristo sa pagdiriwang ng inyong anibersaryo. Sa loob ng mahigit isang siglo, kayo ay naging huwaran sa pagbahagi ng salita ng Diyos at pagsulong ng ating lipunan. Maraming salamat sa inyong panalangin at kontribusyon para sa kaayusan ng ating bayan. Umasa ako na patuloy kayong maging katuwang ng pamahalan sa pagkamit ng magandang kinabukasan para sa mga Pilipino. Muli, maraming salamat at maligayang anibersaryo sa inyong lahat. Isang maluwalhating pagbati sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Kristo sa pagdiriwang ninyo ng inyong 106 na anibersaryo. Patunay ang araw na ito ng lalim ng inyong pagsasamahan at ng higpit ng inyong pagkakabigkis bilang pamayanan. Sa kahabaan ng mahigit isang siglo, naging saliga ng inyong kongregasyon ang inyong simbahan. Damang-dama ito lalo na sa hinaharap nating pagsubok ngayon. Nababalot ng alinlangan ang pang-araw-araw na buhay at kinabukasan ng marami nating kababayan. Sa kabila nito, nananatili kayong tapat sa inyong pananampalataya. Malayo man sa inyong mga kapilya, tinuloy ninyo ang pagsamba sa loob mismo ng inyong mga tahanan. Malayo man sa isa't isa, naging makabuluhan ang inyong pagbubuklod dahil ipinakita ninyo, binubuo ang simbahan ng taong nananalig at walang espasyong hindi kayang tawirin ng may matibay na pananalig. Sa harap man ng isang pandemya, patuloy ninyong isinasabuhay ang mga atas ng Diyos tulad ng paglingap sa kapwa lalo na sa higit na nangangailangan. Naglaan kayo ng PPE at medical supplies at equipment para sa ating mga frontliners na nagtataya ng buhay para maampat ang pagkalat ng virus. Namigay rin kayo ng karagdagang tulong tulad ng pagkain at iba pang relief assistance para sa mga mahihirap nating kababayan na naapektuhan ng COVID-19. Hindi rin kayo nag-atubiling buksan ang inyong mga pasilidad tulad ng Philippine Arena para gawin itong isa sa mga testing center ng pamahalaan. Lahat ng inyong ginagawa ay nakasentro sa iisang hangarin, ang makatulong sa mabubuting gawain at misyon ng Iglesia. 10 ng buong sambayanan, nagpapasalamat ako sa inyong pagbubukas palad. Tunay ninyong ipinapamalas ang kalooban ng Panginoon, hindi lang sa salita, kundi pati rin sa gawa. Alam kong malayo ito sa plano ninyong selebrasyon. Taon-taon na sana'y kayo nagtitipon sa iisang bubong upang ipagdiwang ang inyong anibersaryo. Ngunit sana, huwag kayong panghinaan ng loob at mawala ng pag-asa. Matatapos din ang pandemyang ito. Matutuldukan ang pagkalat ng virus at makakatuklas ng bakuna para dito. Muli ninyo makakasama ang isa't isa sa piling ng komunidad ng inyong binuo. Gamitin sana ninyong pagkakataon ang kasalukuyang sitwasyon para balikan at pagnilaya ng mga bagay na tunay na mahalaga. Ang pagtitiwala sa Diyos, ang pagmamahal sa kapwa at ang pakikiisa sa pagpanday ng isang patas, makatarungan at makataong lipunan para sa lahat. Sa lahat ng inyong ginagawa, pinapatunayan ninyo, magkakarugtong ang diwa ng bawat isa. Dahil dumadaloy sa atin ang pagmamahal ng Diyos. Instrumento ang bawat tao para makita ng iba ang kabutihan niya. At sa pagkalinga natin sa isa't isa, lalo tayo nagiging malapit sa Kanya. Patuloy sana kayo maging bukal ng pag-asa para sa buong bansa at pagpalain nawa kayo ng marami pang biyaya at masasayang pagsasama hanggang sa susunod na 100 taon. Patuloy kong ipagdarasal ang inyong Iglesia at ang lalo pang paglalim ng inyong pagmamahal sa Diyos at sa isa't isa. Muli, maligayang anibersaryo at mabuhay kayong lahat. Sa lahat po ng mga ministro at miyembro ng Iglesia ni Kristo sa buong mundo, taas puso ko po kayong binabati sa inyong 106 na taong anibersaryo.
mainit na pagbati ang hatid ko sa tagapamahalang pangkalahatan. Walang iba kundi si kapatid na Eduardo B. Manalo. Ako po ay saksi sa matagumpay na paglaganap ng iglesia sa iba't ibang bansa. Dalangin ko po ay ang papatuloy po kayong pagpalain ng ating may kapal para maipagpatuloy ninyo ang magandang proyekto at kalinga hindi lamang po sa mga kaanib sa loob ng iglesia kundi sa ating mga mamayang Pilipino. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maligayang bati sa inyong lahat. God bless. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Senador Bato de la Rosa. Ako po ay nakikiisa sa sambayanang Pilipino na bumabati sa 106 na anibersaryo ng pagkaratag ng Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas. Sa lahat po ng mga kaanib sa loob ng Iglesia, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, gayon din po sa pamahalaang pangkalahatan ng Iglesia, naway patuloy pa po kayong pagpalain ng ating may kapal upang sa gayon ay may pagpatuloy ninyo ang magagandang gawain para sa ating mga mamamayan at sa ating lipunan. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong paglingap sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa kasalukuyang hinaharap nating pagsubok ngayon. Kayo po ay makakaasang maging kaagapay ninyo ako para makamit natin ang isang mapayapa at maunlad na bansa. Maraming salamat po. Ganda ng ginawa ng Iglesia ni Cristo na ipagamit ang Philippine Arena para sa mga nangangailangan sa problema ng COVID-19. Maraming salamat sa Iglesia ni Cristo. Sana maging halimbawa ito sa iba pa mga may facilities na pwedeng gamitin para sa mga nangangailangan. Bumabati ako ng happy anniversary, 106th anniversary ng Iglesia ni Cristo. Binabati ko po ang lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa buong daigdig. Sana po ay manatili tayong lahat sa maalab na paglilingkod at sa puspusang pagganap sa mga gawain ng Iglesia at lalong-lalo na po ang pagpapasakop sa kanyang pamamahala ang ating minamahal na kapatid na Eduardo V. Manalo. Mahal namin ka Eduardo at sa buong Iglesia ni Cristo. Isang mainit at taus-pusong pagbati sa anibersaryo ng kapatiran. Sa kabila ng pandemyang kinaharap ng buong daigdig, ay hindi maaring hindi alalahanin ang araw ng pagkakatatag ng Iglesia noong Hulyo 27, 1914. Ang nakaraang 106 na taon mula nang ito'y itatag, ang sugo ng huling araw na si Ka Felix Manalo ay saksi at patunay sa mga pagsubok at tagumpay nyo, lalo na sa napakahalagang papel na ginagampanan ng Iglesia ngayon sa pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos tungo sa kaligtasan. Ang tagumpay ng Iglesia ni Cristo mula sa ating bansa hanggang sa ibayong dagat ay isang kahayagan na palaging nakapatnubay ang ating Panginoong Diyos. Sa pamumuno ni Ka Eduardo Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan, mas marami pang buhay ang mahahaplos at higit pang tagumpay ang matatamasa ng Iglesia. Ako mismo ay naguumapaw ang pasasalamat sa Ka Eduardo dahil sa kanyang pagmamahal at pagdamay, lalo na sa pinakamababang punto ng aking buhay. Kaya sampo ng aking pamilya ay buong puso ang aming pasasalamat sa Ka Eduardo. Muli kaming bumabati ng maligayang anibersaryo sa buong Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang inyong lingkod, Ramon Bong Revilla Jr.